Hanggang ngayon po ay kalat na kalat ang kwento na nagkahiwalay na raw po si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Nagkikita ng palihim si Andrea Brillantes at si Daniel Padilla. Marunong to mag-drive eh, kaya siya ang piloto ng ating biyahe. Liza Soberano. Kumusta po kayong muli, mga minamahal naming kapwa ka-SNNers at mga kachika? Heto na naman po kami ang itinuturing ninyong gamot sa problema at pag-aalala. Maraming salamat po mula sa puso sa inyong pagtatangi sa ating programa. Tama, Romel? Tama, humanda na po kayo sa masayang chikahan na hatid po naming tatlo. Ayan, at syempre naman, Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot! Kasi nandito lang po kami tatlo, magbibigay sa inyo ng opinion. At ito po ang amin mga chika, may mga resibo po ito. Ay! Oh, alam mo, ganda nun. Grabe, binigla mo ako dyan. Pero swak na swak, totoo yung sinabi niya. Kapag magbabalita, kailangan may resibo. Kapag walang resibo, hindi totoo. Siyempre mga kachika, saan pa po ba yan? Sa inyong programa at sa aming programa. At ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Teka, hahalaw ako do sa opening remark ni Wendell. Ito po ay mayroong resibo. Ano ibig mong sabihin doon? Siyempre may mga talagang pagka magbalita tayo, kailangan may mga pinanghawakan tayong mga Ebidensya at may katotohanan. At totoo naman, kasi po mga kapatid at mga kachika, ito po ang panahon na lahat po ng bagay sa mundo ng showbiz ngayon meron ng verification. Diba? Kinakambalan na ng investigasyon. Kaya naku, diba? Mamimili po kayo ng mga pinanonood ninyo. Yun lang. Ay, ganon. Mukhang mas matapang ka din eh. Mukhang mas matapang ka sa kaliwa ko. Kanan ka na. Binuksan niya eh. Ituloy-tuloy na. Okay, ayan. Ito po ay nababanggit namin dahil napakainit po talaga ng mga isyong pinag-uusapan ngayon tungkol sa tatlong artistang kilalang kilala na pinagsasabong-sabong. Una, kumalat po ang balita at hanggang ngayon po ay kalat na kalat ang kwento na nagkahiwalay na raw po si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Biglang sumulpot po ang pangalan ni Andrea Brillantes. Ay. Diba? Oo. Yun mismo. Ano basa mo dito? Naku, alam mo na eh, bigla ako nagka-interest basahin ang buong kwento. Kasi nung una, katyan lang ang napapabalitang may hidwaan, nagkahiwalay na, pero hindi pa natin iniintindi. Naniniwala pa rin tayo, sila pa rin. Pero, biglang may pumasok na isang pangalan na alam naman natin ang history ni Andrea. Okay. At ikaw, ano naman? Siyempre, nung una talagang ayaw ko muna maniwala. At saka siyempre, parang doon ako naniniwala sa sabihin na yung pamilya at pamilya parang nagkaanuhan, di ba? Tungkol doon sa mga, siyempre, sa pera o sa ano. Pero, ay, ipinasok niya yun. Di ba blind item yun? Tapos, pinasok mo. Ikaw, walang bato nun na. Sabi mo, sinabihan si Daniel ng mami ni Katrina. Kunin kay Carla yung kanyang MacBook. Dilibreta. Diba? O, siyempre, mayroon talagang mga chismis na ganyan. Kung nakakaloka, biglang may pumasok na third party. Yun, eto. Ako rin, ayoko pong paniwalaan, mga kachika, yung kwento na nagkakalamigan na raw ngayon si Daniel at si Catherine. At mapapansin natin talaga namang hindi na sila nagpe-flex ng mga video o pictures na magkasama sila. Ayun diba? Na, diba? Ang daming nakapansin na dati-rate kung nasaan ang isa at kahit may proyekto yung isa, nagpo-post sila na may sila pa rin. Hinahanap talaga ngayon. At saka si Katrin, di ba? Nagpakita ng skill. Ibang-iba na ang kanya dati niyan ngayon. Yung mga dati na pinagbabawal ni Daniel, parang kinokontra na niya. Yun na nga. Di ba? Yung pagpapakita ng skin, di ba? Ako po, gusto kong maniwala na wala talagang pinanggagalingan itong kwentong ito. Gusto ko pa rin pong maniwala, mga kachika, na hindi nila sasayangin yung mahigit na isang dekadang pagmamahal
pagmamahalan na parehong-pareho nilang inalagaan. Pero sa pagpasok ng karakter ni Andrea Brillantes dito sa kwento, yun ang tandang pananong sa akin. Kung bakit naman po kasi ang dami-daming isyong lumalabas na nagmumula sa mga sources na malapit din sa kanila. Yun na. Katulad yung, eto po ah, sasabihin nyo po siguro, fake news peddler kami. Lahat naman po kasi nang nagkukwento, hanggat hindi umaamin yung mga taong sangkot, fake news peddler ang tawag ng iba. Diba? Pero ito po, kung walang sunog, walang apoy. Ay, tama. Kung walang usok, walang apoy. Diba? Sunog at usok at apoy yan eh. Lo, nagliliyab. Meron po kasi mga sources talaga na nagkukwento na di umano. Ayan, ginagamitan po namin ang di umano kasi wala pa po kaming hawak na resibo. Nagkikita ng palihim si Andrea Brillantes at si Daniel Padilla. Ayun. Na di umano uli ay nakarating sa kampo ni Catherine. Yun. At may mas malala pa po na nagkaroon daw ng higit pa doon sa pagkikita lang ng dalawa. May nag-aalab na pangyayari daw na namagitan sa kanila. Doon yun nagsimula. Kaya ngayon, galit na galit ang mga katil kay Andrea. Gusto nilang sapukin, sapunutan, ingudngod sa sahig. Diba? Nakakaloka na yan kasi pag nagganyanan na sila, palaki ng palaki ito at palabas ng palabas ang mga bagay-bagay na di natin alam. Lumalaki po ng todo ang sunog. Ito lang naman po ang aming napapansin. Yung mga tagahanga ng mga artista na syempre ayaw nila magkahiwalay ang kanilang mga idolo, kapag may mga reporters, mga manunulat na naglalabas ng isang bagay tungkol sa kanilang mga paborito, sinasabi nila, naninira. Naninira itong reporter na to eh. Itong mga reporters na to, gustong paghiwalay yung mga idol namin. Ganon. Pero karaniwan po na nangyayari, maglalabas ng senaryo ang mga reporters, idinideny lang ng mga artista. Tama. Karaniwan yung gawain ng mga artista. Kadalasan. Yes. Tapos, pagkalipas ng maraming buwan at taon pa nga umaabot, totoo pala yung mga sinulat, yung mga ibinulgar. Totoo-totoo pala. Meron ba tayong narinig na, so totoo pala yung sinulat ni ganito at ni ganyan at ni ganun noon. Wala eh. Wala, diba? Wala. Kasi kumbaga, pinatunayan na ng mga idolo nila na totoo pala. Kaya mahirap po na huwag huhusgan. Kawaawa naman po ang mga reporters na tinatawag na fake news peddler. Huwag po, dahil may mga sources eh. Pipili na lang tayo ngayon ng mga sources na paniniwalaan natin at itatapo natin ang kwento. Ayun. Tama. Diba? At saka pansinin nyo po ha, meron tayong mga blind item. Bakit po didadaan muna sa blind item? Kasi nag-aantay pa tayo ng sapat. Totoo yun. Yes, tama. Totoo, at saka alam mo ito yung Andrea Brillantes at saka kay Daniel Padilla. Matagal ko na itong, kasi mayroon yung mga nagkwento sa akin, yung circle ng mga businessman. Alam mo naman mga businessman, matindi ang mga ano yan. Oy, talaga? Oo. Mga negosyante? Oo, pero si matindi ang mga chismis dyan. Anong sabi? Ang sabi na, oy Wendell, ano ba ang pinakadahilan kung bakit nagkatampuhan si Daniel Padilla at saka si Catherine. Si Catherine. Sabi ko, ako muna yung tinanong niya eh. Sabi kong alam ko kasi ano yan eh, parang tungkol ata sa family, yung parang mga ganon na hindi ata nagkakaanuhan kasi lalo ngayon pagkatapos ng pandemic, tapos na wala ng franchise ang ABS-CBN, siyempre medyo ang mga artista, walang trabaho. Apektado sila. Hindi yun. Ay, sabi ko nun sa akin. Talaga, ginanong ka. Hindi yun. Ay, ano bang sayo? Hindi mo ba alam na may nagsabi sa akin na si Andrea Brillantes at saka si Daniel, may kaugnayan sila sa isa't isa. Alam mo, hindi kaya ito ang pinag-ugatan nung sinabi ng kampo ni Richie Rivero, hindi naman si Richie ang una na gumawa. Si Andrea daw. Diba may ganun? May ganun. At saka susunod pa natin, kung gusto mo maglabasa ng baho, ayan na. Magkaalaman na. Diba? Alam mo, hindi pa naman ngayon ni Andrea Brillantes. Hindi niya pa noon, mula kay Richie Rivero, naging nega siya. Tapos ngayon, nega siya ngayon dito sa sinasabing paghihiwalay ni na Catherine at Daniel Padilla. Kontrabida siyang pareho dito.
di ba? Oo. Di dapat pala ang magsuot ng ahas nung sawa, si Catherine. Bakit ako matatakot sa ahas? Eh, may mga tao nga akong kilala na ganito. Ayan na. Di ba? Parang gano'n. Oh, ay, alam mo, talagang ano, mga kwento, ha? Oo, talagang ha? Pag tungduktong natin, makikita natin kung saan ang dulo. 1+1 eh, no? Oo. Tsaka alam mo, noong pa man kasi ay bukas na itong si Andrea sa pagsasabing crush na crush niya si DJ. Ay, noon pa yan. Natural kung ikaw si Catherine Bernardo, syempre hindi mo gugustuhin mapalapit ang dalawang ito. Totoo naman. Kaya naman lumabas yung balitang hindi niya gustong makasama sa trabaho itong si Blythe. Diba? At saan nang galing talaga yung kwentong meron silang ano? Nagkikita daw ng palihim at may naganap pa raw na mas matindi kaysa doon. Diba? Alam mo, si Daniel siguro pikon na ngayon dito. Pikon na pikon na si DJ. Sa issue nito. Dahil syempre gusto niyang patunayan kay Catherine na ang kanilang pagmamahalan ay walang halong lokohan. Natural yun. Diba? Kasi yun ang gusto niyang i-project sa atin na talagang isa lang ang kanyang iniiro. Isang dekadang mahigit, siguro naman po sapat ng patunay yon na tapat sila sa isa't isa. Meron naman akong kaibigan nagtanong, hindi kaya gagawa ang ABS ng proyektong kasama itong tatlong to. Ay, pwede yun na, pwede. Pwede. Pwede rin. Pwede yan. At ngayon, nagagalit ang mga tagahanga ni na Catherine at Daniel. Hindi raw kumikilos ang Star Magic na itong sunog na ito ay patayin. Hindi raw kumikilos ang mga ehekutibo para magbigay ng pahayag na hindi totoo na nag-break na si Catherine at si Daniel. Oo, tama. Dapat meron sila mga notice, di ba? Hindi, yung parang ano, para bang sila mismo yung magsasabi na walang katotohanan ito, may i-issue sila, parang ganun. Total din lang si Blythe naman, kanila din, contract star din nila, di ba? Yun, nagagalit ang mga Katniel ngayon. Ba't hindi man lang kayo kumikibo? Hindi man lang kayo nagbibigay ng paliwanag na walang katotohanan yan. Ang laki-laki ng inak. Yap, ni Catherine at ni Daniel sa kaba ng yaman ng Star Cinema. At sa ABS-CBN mismo. At ito rin, sumusunod din to si Blythe. Kaya iniisip po nga, baka tayo ang maano, ha? Mga kwentong ito. Baka mamodus tayo. Baka ano tayo. Metus-metus. Ma-scam tayo ng kwentong ito. Usong-usong pa naman ang mga scammer ngayon. Diba? Pero ito lang po ang pwede nating sabihin. Isang araw, ano man ang maganap, magkakaroon po ng resibo itong kwentong ito. Iyan po. Yan na lang. Doon na lang tayo. Hinto natin doon. Tama. Ano naman ang kanta para sa tatlong ito? Ay, di kakantahan ko sila ng ano, yung... Maganda ba ito? Oo, maganda. Para sa kanilang tatlo? Para sa kanilang tatlo. O baka para sa iyo lang? Hindi, para sa kanilang tatlo talaga ito. I'm almost over you. Alam mo, parang alam ko yung kanta na yan, ah. Si Direkto Mang may kanta niya. Ano ba kayo kadali nyo namang makalimot? Ababata nyo ba eh, di ba? Paborito ni Direk yan. Now I'm almost over you. Mataas dapat. I've almost shook this blues. This blues. So when you come back, parang after painting that down, you'll see us almost over you! Tagalogin na ang ayan, Tagalogin natin ito. Ay, ano yun? Ngayong mga panahon to, nakalilimot na ako. Lahat ng mga nangyari, naitapon ko na, sabi niya. So kung ikaw ay babalik dito sa akin, pagkatapos mong magkalat, gusto kong sabihin sa'yo, almost, konting-konting hakbang na lang, tapos na tayo. Ay! Nakalimutan na kita. Ganyan kayang nararamdaman ng Direkto. Nagangiti. Wala akong pinatutungkulan. Pero yan ang ibig sabihin nitong kanta na ito. Ay, yan ba yun? Antayin mo yun ang screen. Ang ganda naman ang message pala niya. Now I'm all... Itaas mo na lang. Now I'm almost over you. I'm almost you. So when you come back, Alan, after painting the sun, you see I'm almost over you! Allah! Alam mo ba?
bagay na bagay sa kanila ngayon. Magaling itong si Wenden. Impressed. At ang kanyang ano. Ay, kaya naman pala. Musical director si Ali. Si Ali. Oh. Nakamayan kasi ni Direk kanina pagpasok. Ay, kaya nakawahan. Oo. Oo. Ayan. Nako, mga kachika, heto na po. Kami nagpapasalamat po kaming tatlo kasi nabubulabog po namin ang inyong kamalayan. Isipin niyo po para maglaan kayo ng oras na ulit-ulitin, i-rewind, i-forward, at damputin kung sino-sino ang mga tinutukoy namin sa ating biyahe. Aba, sobrang effort po yun. Correct. Kaya maraming salamat. Kaya, Romel! Tara na! Sakay na! Now na! Isang kamay ko. Ayun, taas yung bus. Okay. So, wala po muna tayong babanggitin na katangian. Mga pangalan lang po muna. Siyempre, marunong to mag-drive eh. Kaya siya ang piloto ng ating biyahe. Liza Soberano. Ay. Ang pinapangalanan lang naman natin, driver at saka yung kanyang konduktor. Diba? Dalawa lang. Yung iba, kayo na po ang bahalang humusga. Go! At dahil si Liza ang driver, eto na, sundan na natin siya ng isa pang mas ahead sa kanya. Para alam nila yung pinagpupuntahan mas nila. Mas may edad. Mas may edad. Para alam nila yung daan papunta. Kasi syempre may edad, alam nila na kung saan papatungo ang bus. Okay. Siya ay si Carla Abeliana. Okay. Ay. Naku, nag-iisip na sigurado niyan. Si Tito Manny Garcia. Parehong maganda to eh. Yung kaya ang katangian. Hindi po. Okay. Sino ang sakay sa likod syempre, ng driver? May sakay siya. Siyempre, may driver. Tapos nandito sa likod ng driver, may sakay doon. Ay. Okay. Itong isa mami sakay natin. Clue, itong isa sakay natin, ito siya ay isang female person natin, magaling sa kumanta. Okay. Mm. Susundutin ko na rin. Ay, May katabi ito, kakwentuhan. Di ba, mamaya na po ang clue. Walang ayok na muna. Walang ulugan. Ito po, saktong-sakto siya sa biyaheng ito. Marami nagtatampo sa kanya. Marami siyang nasagasaan nung araw na nagbigay ng ningning sa kanyang pangalan, pero tinalikuran. Okay. Nasagasaan ba ka mo? Oo. Naku, ito rin. Oh. Naiwan din ito, alang-alang sa pangarap. Ay! Pero marami sinagasaan to. Kaya nga, di ba, nasagasaan. Nung nakasagasa ng isang minsan, inulit niya pa rin. At inulit pa ulit. Oo. Oh, oh. At inulit pa ulit. Ang dami na nga. Oh, okay, nga. Yung susunod. Ay, siyempre ito siya. Isasakay ko sa banda dito sa kanan. Mm. Kasi siyempre siya lang munang dito kasi mas matindi ito eh. Ay, ganon. Ay, mas grabe ito sa kanila. Dahil? Sa lahat. Ito siya eh, magaling din siya ito. Magaling siyang artista. Mm. Sigurado ka ba dyan? Kasi at saka... Mamaya na ito. Susundan ko na lang, male personality. Ito ang magaling na singer. Mm. Kumakanta ng maayos to, nasa tono, hindi mo kagaya. Ito din, matindi rin ang kwento nito eh. Pero mamaya, hahalawin natin bakit pa sila ang mga isinakay natin dito sa biyahe na ito. At may nakalimutan tayo nakapakitna doon sa dalawang babae. Ito, kailangan natin to. Kasi gwapo ito, kailangan talaga. Pag may mga ganda, may gwapo. Kasi may leading lady. My leading man. Correct. Okay. Ayan. So, eto na. Ang atin pong driver o piloto, si Liza Soberano. Kailangan pa po ba namin magbigay ng mga dahilan kung bakit siya ang nagmamaneho? Alam na po natin kung ano naganap sa kanyang karera at kung ilang tao ang kanyang sinagasaan dahil sa kanyang pangarap. Ayan na. Napakarami po niyang sinaktan. Mm-hmm. Marami siyang binaliwala dahil sa kanyang pangarap na harinawa na magkaroon naman po ng bungang maganda. Ayan. Okay. Bakit kama naman si Carla ang kanyang kanyang pahinante? Siyempre, Diyos ko, tablahin mo ba ang iyong ama? Ay, oo. Totoo-totoo diba? Yan. Na nagsalita lang naman ang kanyang ama tungkol sa hiwalayan nila ni Tom Rodriguez. Mm-hmm. Pero she took it against her dad. Concern lang ang ama? Oo. At nagtatanong, ewan ko nga ba kung bakit ayaw akong kausapin ng anak ko? Mm-hmm. Andito lang naman ako para makinig. At saka na nagsalita ako, tinawagan niya ako, bakit kinakailangan mo mag... Sinita pa siya. Ayun. So kasama po siya dito bilang konduktora. Yung sayo, yung inyo po mo. Ay, yung inupo ko doon sa likod ng driver, ito mas matindi din to, yung female personality na ito. Magaling siya kumanta. Mm-hmm. Pero ito siya, kung minsan may ano sa utak eh. Ay, ano?
yung pagkaayaw mo, may sumpungin. Pag ayaw niya, ayaw niya. Pag gusto niya, gusto niya. Ito, ganitong ugali nito eh. Pero magaling siya kumanta. Maraming humahanga sa kanya at maraming pumapalakpak sa kanya. Anong nangyari sa kanya at sa mga magulang niya? Kaya nga ito ngayong, di ba, diba ko alam niya, libre ko to, nagdikit eh, nagkorentihan yung mga siko namin eh. Inaano niya ngayon pamilya niya? Tinalo ng pag-ibig. Oo, oo. Inaano niya ngayon pamilya niya, yung ibang tao pa kaya? Inaayawan niya? Yung ano, diba? Yung pag-ibig niya, diba? Yun na nga, yung pag-ibig niya nga na inaano. Tinalikuran niya. Kaya nga, tinalikuran niya ngayong pamilya niya. Siyempre, yung ibang tao pa, kaya hindi niya tatalikuran. Okay. Diba? May mga gamit. Kung yung kadugungan, nagawa niya yon. Eh, ito pa kaya, diba? Isama mo pa, yung producer nga. Iniwan niya. Oo, yan. Oo. Nako, eto na, inuntog-untog pa yung ulo doon sa taler, diba? Oh, oo, diba? Parang di mo alam yon. Oo, inuntog-untog nga doon. Pero may isang singer na nagkwento sa atin. Ano? Nakita raw niya sa backstage nung inuntog-untog yung ulo, nakalagay naman daw itong palad. Parang ay, ginaganon. Oo, ay, may daya. Dapat sabi ni Eva yun. Oo, oh, kasi nandun si Eva nung araw na yun. Yung saksi yun. Yung saksi talaga ang may pangalan. Oh, tipping saksi. Oh, siya ang may name. Oh. Okay, isusunod ko na. Mamaya na yung pumagitan. Itong babaeng ito, nangarap, tinulungan ito ng isang male singer para makilala. Mag-asawa yon. Male singer at saka yung misis niya. Talagang binigyan ng mga projects itong female personality na ito. Pinaingay ang pangalan niya. Binigyan din ng dalawang programa ng isang network. Pero lumundag ng bakuran. Ay! Lumundag ng bakuran, iniwanan yung dalawang programa doon sa unang istasyon na nagbigay ng pagkakataon sa kanya. At yung mag-asawa na tumulong sa kanya para makilala siya, pinalikuran din iniwan niya. Iniwan niya? Alam mo? Grabe. Eh, yung pinakamatinding commercial na ginawa nito, galing dun sa mag-asawa. Oo, oh, sila ang nag-ano diba? Nun. Oh, dapat yun habang I love you! Yung gawa ganun. Ay, oo. Oh. Oh. Diba? Eto na, yung nilaktawan natin. Eto naman, isa din ito. Bakit kaya sila ganito, no? Nung pag nakikilala na sila, bakit gumagawa sila ng paraan o dahil sa ambisyon? Ang harap. Oo, kakalimutan nila kung saan sila nagmula. Mm-hmm. Ganito din ang nangyari dito sa ating ano, sinasabi binigyan ko. Binigyan siya ng pagkakataon. Binigyan ng pagkakataon at nung may pagkakataon na at unti-unting umalagwa, nung umalagwa na, babu sa nagpasisyon. Produksyon, director, at saka ano ang nagbigay sa kanya. Alam mo, idinideny pa niya, no? Oh. Ano nga si Pinocchio, ba't mahaba ang ilong? Nagsisinungaling. Di ba ang joba-joba ng Geelongers niyan? Sa truth. Okay, yung sa'yo, Wendell. Ay, ito, mas matindi ito. Kasi ito, may ugali itong ano eh. Pagka may ibinigay sa'yo, inaano niya yun? Yung sinusumbat? Yung sinusumbat niya sa'yo. Itong nanunumbat itong taong ito eh. Eh, pero hindi naman yun ang ating buod eh. Yung panunumbat. Yung mga ginawa niya sa mga taong tumulong sa kanya. Bantilawan kasi itong taong. Kaya eh, nga. Mainipin. Kasi ito siya ha, galing dun sa isang istasyon na maganda. Tapos, nawala ng franchise. Okay, tapos? Tapos, tumalong siya doon, sa isa pang istasyon. Anong number? Siyempre, yung siya niya sabi na, give me 5! Ayan. Okay. Tapos doon? Tapos doon, tumalong na naman siya sa isang network. Oh? Oo. Puro the same program yung kanya, ha? Oh. Ha? Panghapon. Oo. Oh, oh. Tumalong naman siya sa isang network. Ngayon, ito na. Noong magbukas ang isang network, iniwan niya ito bigla, itong kasi, network. Kasi, pabuloso. Naman. Laki-laki ng pangarap, di ba? Ay, ito ba yung pag-offer maganda? Lipat. Pag-offer maganda, lipat. Oh, 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 kasi sabi, sige dito ka sa amin kasi ikaw ang magmamanage. Parang ikaw yung ibig sabihin na creative pa. Basta ano, ikaw ay bahagi. Oo. No, ng network. Ng network, parang siya ang dapat pala ito ginawa natin driver, hindi si Liza, pero dikit lang eh, no? Oo. Ay, oo nga. Ah, diba? Saka ilang beses siya kasi nag-driver, baka tatanggihan niya na yan. Ay, oo nga. Ilang beses na yan, okay. Susunod. Ay, nako, ito yung sinasabi kong leading man.
Alam mo, actually, ito mga sinasabi natin, karamihan sa kanila, yun talaga ang sakit nila. Kapag nakilala na, at kapag may nakilala sila na alam nila na mas magbibigay sa kanila ng halaga at malaki. At mas may magandang pangako. Lilipat at lilipat. Katulad nito. O tiga mo, kalilipat niya, nasan na siya? Wale. Wale na. Diba? Oo, nga. At ito namang sumusunod. Ay, magaling po ito na male personality. Singer. Magaling kumanta. Pero, pinaliguran din niya yung manager na nagbigay sa kanya ng magandang oportunidad na makilala. Correct. Wala na rin akong balita sa kanya ngayon. Di ba tumawag nga sa iyo yan? Oo. Ano sabi mo? Hindi, ikaw magsabi. Ako sasagot. Nay! Bakit ano yung kanta ko naman? Patugtugin mo naman yung kanta ko. Hindi ko naririnig sila. Nakakaingit naman sila. Naririnig yung mga kanta nila. Ano sagot mo? Ang sagot ko, noong hinihingan ka namin ng pyesa para dito sa programa, oo ka lang ng oo, wala kang panahon. Ngayong wala ng oras ang panahon sa'yo, ikaw ang gusto mong marinig yung kanta mo, wale! Ayan mo. Clue! Eto tayo sa clue. Lumaki talaga man. Yung unang pinaupo mo. Bigyan mo kami ng clue. Ay, siyempre yung unang kong pinaupo. Ito siya yung, ano, yung sa likod ng driver. Female personality ito na magaling sa kumanta. Na ito siya eh, masyadong ano itong babaitang ito eh. Babaito. Na nabulag sa pag-ibig. Oo, nung babait na ito na. Siya dapat yung pinaka-ano nito ng gulo nila na siya ang magsasalita kung ano yung gusto nila. Pero ang nangyari, siya pa yung malagwa. Parang siya pang inalisan niya pa yung gulo na yun. Kasi pala, mayroon siyang mga dark, ano sa likod? Dark side? Oo, ano? Mga dark. Dark ba o dark? Hindi, dark. Dark. Yung dark. Maitim, yung maitim na mga... Karanasan. Okay. Wala rin clue, diba? Oo nga. Maganda pa yun eh, yung nakita ni Eva Eugenio. Oo, oh, yun. Mas mabilis yun. Yun na lang. Oo. Ito naman, yung babae din, diba? Alam mo, hanggang pintuan ka na lang namin, hindi ka na makaka-enter the dragon dito. Ay. Ay, magkapatid. Lalo na. Diba? Wendell? No visitors allowed. Ayun. Pag sila lang. Pag sila, oo. Okay. Ikaw. Ay, eto naman, sayang din ito. Sobrang magaling umarto to at gwapo ito. Eto na, pinakamaganda. Nalilink ngayon siya sa isang babaeng hiwalay sa asawa. Ay. Diba? Pero, charot, wala rin na siya. At pinagdududuan ang gender nito. Sabi ko nga siya, ayaw ni Pinocchio. Alam niyo na yun. Diba? Okay. Ito naman, ulitin mo. Bigyan pa ba natin siya ng clue? Hindi na siguro. Bigyan mo na lang ng Ng jacket. yung susunod. Itong male personality na ito, ginroom talaga ito. Nakilala namin siya na ang mukha ay parang tagyawat na tinubuan lang ng mukha. Ay! Pinakinis ng discoverer niya at ng manager niya. Pero no, magkaroon na ng pangalan. Alana, tinalikuran ng manager. Nahihirapan po kayo doon, pero kasi hindi niyo na po siya nakikita. Pero malaki, malalaman niya yan. Diyan, dun, diyon. Ganon. Tama. Ayan, at yung huli? Yung huli, wala na rin siya. Di ba nanganak na yung kalibin niya? At saka ang jowa nito, tatay no, artista. Hindi lang artista. Dating asawa ng idol mo. Ayan! Dinire-diretso talaga yun. Ayan po, mga kachika. Ano po ang ibig naming sabihin? Isa lamang po, napakahalaga po ng pagtanaw ng utang na loob. Pag hindi tayo nagpahalaga sa ating nakaraan at sa mga tao na nagsikay para tayo ay makilala, ang tawag sa kanila ay walang utang na loob. Kaya tara na! Tara na! Sakay na! Now na! Yan! Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ayan! Tito Manny and Tita Norski Garcia, sa lahat ng panahon, maraming salamat po. Mahal namin kayo. Marielle, M&M of UK. Nakauwi na kaya siya? Malamang. Oo. Siyempre, ang may alkansya sa CFM. At kung may alkansya ang SNN, sigurado, maguhulog din siya. JMB, maraming salamat, anak. At laging number one, Iram Lee. Hindi na natutulog. Miss Nugs. Rona Gay Real. Julie's Doctor Channel.
si Lulu Malig at syempre ang mag-inang wating-wating and bahaw ng UK. Sila po ang mahal naming bumubuo ng Tingalingaling Angels. At eto, syempre, bagong pangalan. Ay, opo. Pero napalapit na po sa aming puso. Laging nandyan lang, hindi kami iniiwan. Gabriel Vitoria ng Vancouver. Maraming salamat sa iyo, Gabriel. Thank you so much. Okay? Herminia Carion. At syempre, Maylin Destura ng Jordan. Ingat sa Jordan. At syempre, ang Singaporean, Dims Ignacio. Neneng Putot Gensoli na aming mahal at si Joseph. At laging salamat, Katrina Karin. May alkansya din to. True. Thank you. Rene and Roma de Leon, ang aking mga pamangking mahal. Ang Reyna po ng Sydney na napakarampadora. Maraming salamat sa pinadala mong pagmamahal sa aming tiyan. Salamat po. Diba? Catherine Amos, Tito Jerry, salamat sa inyo. Cherry Bacus of EW Villa Medica in Bangkok. And the most generous woman of all time, Dunya Lily Chua. Oh. Asan na siya? Pupunta pa ba na? Ganti ako. Ditong pinadamaan. Pupunta pa ba doon? Hindi na, wala na. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito yung portion na inaabangan talaga nila, no? Ayo. Yung pagbati natin. Pagtanaw po yun ng utang na loob. Maraming salamat po sa inyo. At sino magbabato? So, eto na nga. Ang ating blind item okay. For today's video. Eto siya. Isang Celebrity. Female celebrity. Oo. Celebrity na matatawag na rin siya kasi laging national. Kilala siya. Oo. Ito pala siya. Sa kabila ng kanyang magiging magarbo sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Yun lang dun. Dun mo lang makakakitaan ng kagarbuhan niya sa buhay-buhay. Bakit? Sa pamilya niya. Bakit? Yung sa asawa. Eto na ang sistema. Maramot daw ito pagdating sa partido nung lalaki. Ay grabe hindi naman. Hindi parehas tumingin. Oo, kaya mapapansin mo, ako rin ha, ngayon ko lang naisip, may nakita na ba kayo mga picture na kasama? Oo, yung ma. Ano? Yung mami? Oo. At yung mga kapatid. Maliba na lang kung kasama ang husband niya. Kasalang sila magkakasama. Ay. Ano ibig sabihin, pinagdadamutan yung poder ng lalaki? Mas pabor siya, mas maluwag, bukas palad siya pag sa kanyang partido ang kanya. Kaya kita mo, mga kapatid niya, yung mga malapit na mga kapatid niya, yung mga pinsan-pinsan niya, makikita mo sa mga picture, di ba? Eh, teka naman muna. Saan ba galing yung lahat ng biyayang meron sila ngayon? Sa lalaki. Oh, eh, bakit pinagdadamutan yung partido ng lalaki? Ay. Oh, di ba? Merong something ito si girl. Maramon. Oh, ma. Bigyan mo nga kami ng clue kung sino itong babaeng ito. Basta mabibigay ko lang sa inyo sa kanila ng clue. Yung, di ba, siyempre, pag sabing, ano, ganun ka, diba? Isa kang boksingero. Oh, isa kang boksingero. At pag nakaganyan, karatista. Karatista. Oo, karatista. At saka, ibig sabihin, pagka-karatista ka, umusubos biyaya. Pero pagka-boksingero ka, kuha mo lahat eh. Sa'yo na lahat. Parang may kinalaman sa BI mo yung boksingero. Napaganda naman ang iyong ano. Pasok na pasok naman sa banga. Sa banga. Diba? Hindi naman tama yun. Diba? Dapat, ano, dapat fair lang. Mm-hmm. Oo nga. Paano mo ilalarawan itong maramot na babaeng ito sa partido ng kanyang asawa? Ano itsura niya? Basta mapapanood din siya sa kanyang mga kuminsan sa mga posts, sa mga social media account niya. Basta na hindi siya humaharap sa camera kung hindi siya naka-OOTD. Ay! Naka-OOTD. Kantahan mo nga. Oh, alam mo, makalulusot ka. Alam mo, isang kanta ka lang sa episode na to. Hindi. Kakantahan ko siya ng two less lonely people in the world. FIFOLA. 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 Ah, there. Are the lucky
Yes, people! Nakakaloka. Ayan ako. Ewan ko na lang kung di nyo pa siya nakuha. Oh, UUTD pa lang ni Wendell eh. Pasok na sa mga ito. Yes! Oh. Boksingero kapag maramot. Oh. Karatista kapag palabigay at marunong mag-share. Oh. Nako, Tito Manny Garcia, Tita Norski, bigay na bigay na. Ano ba dapat gawin? Mag-subscribe na po kayo, mag-like at saka mag-share. At pakisama na rin po ang Rommel Chica Network ko. Marami pong salamat. Maraming salamat, Rommel. At syempre, Maricotot. At mula kayong dapat gawin kundi i-click nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga videos na upload ng SNN. At ito yung mga sinasabi namin sa inyo na tulungan nyo naman kami. Yayain mo si Direct Beverly Verhel ng Toronto, Canada na mahal natin na samahan ka dyan. Oh. Direct Beverly Verhel ng Canada, samahan mo ako sa pagsabi ng please don't skip. At ang aming short, Derek Beverly Verhel, ang aming showbiz. Gusto na niyang kunin sa iyo. Ikaw yung aming showbiz now na official. Ito yung supportan mo naman ang aming TikTok. Ayun. Oh. Ay nako, mainit po ang isyung tinalakay natin. Pero, bawin-bawi naman sa ating mga halakhakan. Lagi pong ganyan ang sangkap ng ating programa. Ang inyong programa, aming programa. At ito po, ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Thank you. Bless you, all the people in the world!